higit na pinalakas, higit na pinalawa, at higit na pinakikinggan. Sunshine Radio, na partner mo sa balita at serbisyo. DWAY 1332 kHz. Sunshine Radio, Kabanatuan City. Iba sa iba, sa iba, sa iba. Magandang hapon, Luzon, Visayas, Mindanao at sa mga kababayan nating nasa iba't ibang panig ng mundo. Araw po ng Biyernes, Agosto 21, 2020. Natanggap na naman po tayo ng pag-uulat. Dating war zone ng Patikol Sulo, ngayon ay agri-farm na. Wow, napakagandang balita. Alamin natin ang buong detalye mula kay Liz Miso. Liz, pasok! Yes, kasamang Jude, magandang hapon sa lahat ng tagapakinig at tagapagsubaybay ng Matang Agila. 45th IB gumawa ng mga proyektong pangkapayapaan at kaunlaran sa Patikol Sulu. Mm-hmm. Isang farm na nagsisimbolo ng pagkakaibigan ng mga tausog at mga kasundaluhan sa Patikol Sulu ang makikita sa may barangay Tugas, Patikol. Ang mga mamamayan ng Barangay Tugas, Patikol Sulu, kasama ang mga kasundaluhan ng 45th Infantry Gallant Battalion, 5th ID Philippine Army, sa direksyon ng 11th Infantry Alakdan Division at pamahalaang lokal ng Patikol Provincial Government ng Sulu at MAFAR Sulu ay nakagawa ng isang simple ngunit napakagandang farm sa kanilang barangay na siyak ay makakapagbigay ng ngiti sa labi ng kahit sino man. At kasamang Jude, akalain mo nga para kang nasa Baguio dahil sa malamig na lugar at dahil na rin sa pagsasaayos ng mga proyektong ito, para ka talagang nasa Baguio in Patikol. Yun nga. Sa pagsisikap ng 45th Infantry Gallant Battalion, 5th Infantry Division, 1st Combat Brigade, sa ilalim ng 11th IED, ay nagbago ang itsura ng lugar na ito. Mula sa pagiging war zone hanggang sa pagiging agri-demo farm na ngayon at meron pang basketball court at pasyalan. Ang dating kinatatakutang nga lugar ay mayroon ding tinatawag nilang Baguio Field. At ngayon nga kasamang Jude ay kinagagiliwan ng mga mamamayan doon. At sa thinking pamamaraan na ito ay talagang namang nakakatuwa at nakaka-relax tignan. Sinong ang mga proyekto ito ay dahil na rin sa initiative at pangunguna ni Lieutenant Colonel Ruben D. Ginolbay, GSC Philippine Army, ang masigasig na battalion commander ng 45ID. Ang 45ID ay nakikipagtulungan ng mabuti sa munisipalidad ng Patikol Sulu, kaya unti-unting nagbabago na ang imahe ng lugar ng Patikol at mas nakilala na ang nasabing lugar dahil sa progreso nito tungo sa kapaan. Ang Patikol ay aking lugar na kung saan aking dugo ang tumanak dahil sa mga teroristang Abu Sayyaf. Ngunit ngayon ay isa ng magandang lugar. Sa pamamagitan ng farm na ito ay tuturuan ang mga mamamayan ng Barangay Tugas na maging epektibong paraan ang pagpapalago ng mga gulay at prutas. Kabilang sa mga tropa ng 45th IB na nakiisa sa pag-aayos ng proyektong ito, ang mga Highlander, inuno nila ang may gawa na sikat sa mundo na rice terrace. Kaya naman siguradong magiging mayabong ang farm na ito kasamang Jude. At ayon nga kay Lieutenant Colonel Ruben Ginolbay, ang kanilang batom, tayo ay magtulungan para sa ikakaganda ng inyong munisipalidad at pagkakaisa na ating itatanim ay magbubunga ng kapayapaan at kaunlaran. Kasamang Jude, mula dito sa lalawigan ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao, Liz Miso nag-uulat para sa Matang Agila ni Jude Briones ng DWAY 1332 kHz, Sunshine Radio, Eastern TV Worldwide. Balik tayo kasamang Jude. Salamat Liz Miso mula sa Patikol Sulu. Napakaganda hong balita mga kapartner. Alam naman ho natin kapag nababanggit ang Patikol Sulu, isa lamang ho yung nasa ating isipan, yan ho yung war zone. Yung lugar na kung saan ay nagbabakbakan ang mga rebelde laban sa mga tropa ng ating gobyerno. At ngayon ay talaga hong napakaganda ho yung kanila hong ginawa sa pangunguna po ni Lieutenant Colonel Ruben Ginolbay ng 45th Infantry Gallant
Batalyon. Congratulations po sa mga katropa nating sundalo dyan sa 45th Infantry Batalyon.